Magsitayo na po ang lahat. Magsiawit kayo sa Panginoon. Haleluya! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kaniyang pangalan. Ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Haleluya! Magsiawit sa Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw na ito tayo ay nagagalak dahil sa pagkakaloob sa atin ng pagkakataon upang sumamba, magpasalamat sa mga biyayang kanyang kaloob. Tanda nito, halina at habang ating idinudulog ang ating mga personal na kahilingan, ang kahilingan sa mga sa misang ito at yung mga humihingi ng panalangin, dumulog tayo sa ating Panginoon, kilalanin ang ating mga pagkukulang at buong kababaang loob na humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong aming maipahayag ng Panginoong na buhay ay nananaig sa lahat. Upang kaming makatanggap sa mga kaloob na nakikita bilang sangla ng mga bigay niyang ligid sa aming mga mata. Ngayon siya'y namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamin at isipan ng lahat ng sumasampalataya at di tinuturing ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Gayon ang ginawa ni Jose.
isang Levitang taga-Chipre. Kaya't Bernabe ang itinaguri sa kanya ng mga apostol. Ibig sabihin, matulungin. Ipinagbili niya ang kanyang bukid at ibinibigay sa mga apostol ang pinagbilhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, naghari na, ang damit niya ay maharlika. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginoon ay naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kung ano ang gawin pa, ay hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una, bago pa ang ano pa man likas, ika'y naroon na. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggang, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy, naghari na, ang damit niya'y maharlika. Magsitayo na po ang lahat. Anak ng tao'y dapat na itampok at itaas upang lahat ay maligtas. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus kay Nicodemus, "Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo. Lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umiihip ang hangin kung saan ibig at naririnig ninyo ang ugong nito. Ngunit hindi niyo alam kung saan nanggagaling at kung saan naparoroon. Gayun din ang bawat pinanganak sa Espiritu." Paano kung mangyayari ito? Tanong ni Nicodemus. Sumagot si Jesus, "Guro pa naman kayo ng Israel at hindi niyo naunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatotohanan namin. Ngunit hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. Kung hindi niyo pinaniniwalaan ang sinabi ko tungkol sa mga bagay sa sanlibutan ito, paano niyo paniniwalaan kung ang sasabihin ko'y tungkol sa mga bagay sa langit? Walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moses ang ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid.
Alam niyo po, ang ating pong ebanghelyo ay continuation po ng dialogue at pakikipag-usap ni Nicodemus kay Jesus. At dito pinapahayag po kung ano po ang mga nangyari at kung saan patutungo ang ating pong usapan na ngayon ay ating narinig. Kaya naman sinasabi po ni Jesus, ang hangin ay umiihip na hindi mo nalalaman, subalit may patutunguhan. Ano po kaya ang pakahulugan ng mga salitang ito? Alam niyo po, si Nicodemus po ay mayroong kaalaman sa batas at sa banal na kasulatan. Alam niya po kung ano ang mga tinataglay po nito. Ngunit ang mga ito po'y hindi naging sapat upang maunawaan niya kung ano ang kalooban at tinanais ng Diyos para sa kanya. Kaya naman lumapit po siya kay Jesus upang tignan ng mas malaliman at mas maunawaan kung ano ang pakahulugan ng lahat ng mga pangyayari. At doon po sa kanila pong encounter, unti-unti pong binalatan, tinanggal ang mga tinatawag na tabing sa kanyang kaisipan, and eventually, naunawaan niya po kung ano ang kahulugan ng mga tagang binibigyan pansin ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, parang sa buhay po natin, ang dami pong nangyayari po sa atin na minsan hindi natin naiintindihan. Mga bagay-bagay na lagi po tayong nagtatanong at sinasabi natin, Panginoon, bakit nangyari ito? Ano ba ang iyong ninanais? At minsan we immediately question God dahil sa hindi po natin pag-unawa sa kung ano ang nais niyang gawin sa ating buhay. Subalit, paano po natin makikita at mas maunawaan kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin? Minsan, ang nangyayari, lagi po tayong nagsasalita at nagpapahayag kung ano ang nilalaman ng puso at kung ano ang naglalaro sa ating isipan. Pero, isang bagay po ang hindi natin nagagawa. Ang makinig sa Diyos. Ang makinig sa sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Parang dito, pumupunta po tayo taglay-taglay ang napakaraming panalangin sa ating puso at ninanais po natin, Panginoon, mahal na sa Nazareno, pakinggan mo po ang aming kahilingan. At matapos po nating isa-isahin, ilitanya ang lahat ng mga panalangin taglay-taglay, immediately, lalabas na po tayo ng simbahan dahil inusal na natin kung ano ang ating naisin. Pero sandali lang po, mga kapatid, bago po tayo umalis, pakinggan muna natin kung ano ang sinasabi ng Diyos sa atin. Manahimik ka muna at bigyan mo ng pagkakataon ng iyong sarili na makipag-ugnayan kay Jesus. Pakinggan natin kung ano ang sasabihin niya sa atin. Madalas po sa buhay natin, ito ang ating iniisip. Ah, alam ko naman yan. Ang sabi nga po, mentras may alam ka, mas hindi mo ito alam. Ano po ang pakahulugan at binibigyan ng pansin? Bakit po? We tend to accept that we know everything. Kaya naman ang sinasabi natin that we are in control and we can give everything at mapapaliwanag natin ang lahat ng bagay. Pero hindi po ganun ang buhay eh. Minsan magugulat ka na lang that you are not in control. That is why this gospel is telling us, and this is a great reminder, a humble reminder na nagsasabi po sa atin, manatili ka, manahimik ka, alamin mo kung ano ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Nang sa gayon makilala mo siya at ma-encounter mo siya sa iyong buhay, sa iyong pang-araw-araw na gawain. Ano po yung pagkakaiba po natin sa mga santo? Bakit ang mga santo na unawaan po nila kung ano ang nangyayari sa kanilang buhay? Alam niyo po, mga kapatid, alam naman nila kung ano at sino ang Diyos sa kanilang buhay. Pero anong kanilang ginawa? Habang inaalam po nila at nalalaman po nila ang kung ano ang Diyos, kung sino ang Diyos, at kung ano ang ibig ng Diyos para sa kanila, mas lalo po nilang nakikitang dapat nilang alamin kung ano, sino, at kung papaano magaganap ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Hindi po sapat na tayo po ay nagdarasal. Hindi po sapat na tayo po ay nagbabasa ng banal na kasulatan. Kailangan po nating personal nating ma-encounter ang ating Panginoong Hesukristo.
sa pang-araw-araw nating pamumuhay, sa mga gawain natin, kahit na po taglay po natin ang maraming katanungan na mayroon tayo. Sa araw pong ito, mga kapatid, sinasabi po sa atin ang ating Panginoong Jesucristo, sandali lang, ipauunawa ko sa iyo kung ano ang naisin ko sa iyo. At huwag mo munang pagpilitan kung ano ang nais mo sa iyong buhay. Iihip at iihip ang hangin at ang aking puso ay patuloy na mapapasayo kung pakikinggan mo rin ang aking mga sinasabi. Kaya sa misa pong ito, dudulog tayo at mananalangin at sasabihin natin, Panginoon, wala po akong alam. Panginoon, sa aking kababaan, hayaan mo pong puspusin mo po ako nang maunawaan ko kung ano ang iyong kalooban. Nang sa gayon, maganap ang iyong kalooban para sa aking kabutihan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu at muling nabuhay si Kristo ay siya ring magbibigay ng buhay sa ating mga mortal na katawan. Sa bawat kahilingan ng ating tutugon, Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga ginawaran ng katungkulan, nawa ay pukawin ng Espiritu sa pagtupad ng kanilang pamumuno ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Atin nawang patuloy na panibaguhin sa Espiritu ang ating mga sarili at lumago tungo sa kaganapan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Sa lahat ng nakikiisa sa pagdiriwang ng Eukaristiyang ito, nawa ay matulungan natin ang isa't isa ng may pag-ibig na nagpapahayag sa Santatlo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, naway maipagamot at mabigyan ng lunas sa pamamagitan ng kabutihang loob ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa, naway magdiwang sa malwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng langit at lupa, pagpalain mo kami. Panginoon, ibuhos mo ang iyong Espiritu sa aming mga puso upang baguhin ang aming buhay sa pamamagitan ng buhay na kaloob sa amin ng muling pagkabuhay ni Kristo. Hinihiling namin ito sa magitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo pang ating paghahain maging kalugod-lugod sa samang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan,
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagalob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsasagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang bagahay ng Mesiyas sa maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa bagahay ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagharian mo'y naging kasambahay. At sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. At sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalagitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati iyo niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Ganon din naman matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inibot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kami tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo. Tanang kaparian mga relyoso, diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawan mo at pagindapating kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabiring Maria na ng Diyos, kaysa ng kanya-kanyang kabiyak na si San Jose, ng kanyang mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak namin, Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa dagubili ng nagagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Jesucristo, buong pag-ibig nating tawagin ng ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkaroon ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Manalangin para sa kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paggaluban kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin nyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasa, hinatid, inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo, walang hanggan. Basbasa ng buhay namin, handog naway matulad sa pag-aalay mo. Buhay na laan ng sa mundo, sa pag-ibig ay kapos. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasan, hinatid, inialay. Buhay na ganap sa aming kaloob at pagsasalo, walang hanggan. Marapatin sa kapwa maging tinapay, kagalakan.
kalungan ng bayan mo sawi. Ikaw, Jesus, ang tinapay ng buhay binasbasang hinati pinialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organization at samahan na sa ating simbahan sa darating na Easter Recollection. Mamaya po sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Most Reverend Jacinto A. Jose D.D., Obispo ng Urdaneta, Pangasinan. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakloob ng ligayang walang katapusan at pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang iyong ulo para sa pagbabasbas. Nawa ang ating Ama na siyang nagkaloob ng buhay at mga biyayang taglay, at ang ating Panginoong Jesucristo na patuloy na nagliligtas at nagbibigay buhay, at ang Espiritu Santo na gumagabay sa ating landas ay mapasa atin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús
Nazareno, nilulwalhati ka namin.